Boss, sa video ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano po tayo magpataba o mag-abono sa ating mga tanim na hindi tayo gagastos tsaka walang side effect sa ating katawan. Ang abonong ito ay mga pinagsama-sama, tinipon na dumi ng baboy, dumi ng manok tsaka mga basura na nabubulok. Ito po yung tinutukoy ko. Ayan. Ito po ay mga pinagsama-samang dumi ng baboy tsaka dumi ng manok tsaka may kasamang ipa tsaka sinunog na ipa. Tingnan nyo po ninyo kung gaano po kataba yung kung gaano po siya ka-effective. Ito pong paragis. Napakataba po niya dahil nandito po siya sa tabi ng sinasabi kong pang-abono. So ang gagawin po natin is hahaluin lang po natin ng kuntik. Kaway ka doon, kaway, sabihin mo ilaw. Papa, sabi ate po hello. Hello. Lusin na nang kali. Anito. Anito papa. Anito. Nungo. Mama. Bye bye. Kailangan lang po natin is yung dumi ng baboy tsaka dumi ng manok kailangan tuyo na, kaya dapat patutuyuin natin para hindi ma-acidic yung ating mga tanim. So dadalhin ko po ito doon sa mga okra na aking tanim na siya kong abunuhan. Lika, samahan niyo po kami. Ito na tayo mga boss sa aking abunuhan ng mga okra. So ipapakita ko po sa inyo yung aking mga okra. Kaya lang medyo hindi siya lumaki talaga dahil hindi pa siya naabunuhan at saka sa dahil na rin sa init. Ayan. Sobrang init. Kung mapapansin po ninyo, tuyong-tuyo talaga yung lupa. Hanggang doon po yan. Ayan. So ipapakita ko na sa inyo yung step by step na pag-aabono sa ating okra. Yan yung aking kape. So ang gagawin po natin ano guys, para doon po sa mga nagsisimula pa lang magtanim, disclaimer lang po para po doon sa mga master na hayaan nyo na lang po ako sa aking video. Ito po ay para lamang sa mga nais magsimula magtanim tsaka kung paano po mag-apply ng abono. So itong abono natin is safety po ito sa ating kalusugan, wala po itong side effect, hindi katulad ng mga urea or iba pang klase dyan na ganito.
Yung lupa is igaganong-ganon natin ng konti para medyo masahod talaga lahat yung ilalagay natin. Dahil hindi pa ako nakapagdala ng pangsalok, kakamayin ko na lang. Okay naman po ito dahil mga tuyo na naman po ito. Ulitin ko po, ito po ay pinagsama-sama na dumi ng baboy, dumi ng manok, tsaka yung ipa na sinasapin doon sa kulungan ng manok, tsaka isang ipa na sinunog, at saka linagay dito, pinaghalo-halo po natin. So ganito lang guys, ano guys? Itutok mo. Ganyan lang. Maski damihan natin, wala pong problema yan. Wala pong overdose yan. Ayan, para pag halimbawa nito, pag ganon yung lupa, para hindi maalis ito pag umulan, ganonin natin yung lupa. Tuyong-tuyo guys, yung lupa dito. Kasi matagal nang dinaulan. So ito yun, hindi na natin anuhan kasi medyo ganun na siya. So guys, advice ko po sa mga mag-aabono ng katulad nito is mas maganda po paghapon. Kasi di natin maiwasan pag nag-cultivate tayo, wag ganito natin is di natin maiwasan yung ugat is nagagalaw. Diyo. Pag ginanito natin yung ugat is yung iba diyan di natin maiwasan nagagalaw yung ibang ugat. So para safety sila, hapon natin gawin. Para magdamag, makaka-recover pa sila. Kasi pangit pag umaga, nagagalawin natin na maano yung ugat nila, maghapon sila sa initan, baka mamatay. So mas safety po pag hapon po natin gagawin. So ganyan lang po kasimple, ano guys? Hindi ko na po hihintayin pa na matapos ito lahat. So importante na i-explain ko po sa inyo. Tsaka na ipakita ko po sa inyo kung ano po yung dapat nating gawin. So kung
sa lugar ninyo is walang dumi ng baboy tsaka manok, pwede naman po yung mga nabubulok na prutas, yung mga winalis-walis natin, mga alikabok, pagsama-samahin natin yung mga nabubulok na prutas, ibis na itapon lang, ipunin natin sa isang paso tsaka lagyan natin ng lupa para maging gawin nating pataba. So i-update ko po kayo sa mga susunod na araw kung ano na nangyari sa ating inabunuhan. So para maging updated po tayo mga boss is maaari po kayong mag-subscribe at saka i-click na rin po natin yung bell notification para ma-notify po kayo kung mayroon po akong upload na video, lalong-lalo na po yung update po dito sa ating okra. So hanggang dyan lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako po si Melvin Canonse, nagpapasalamat po sa inyo.